natin, ma'am? O, siyempre, of course, maganda po mamalakad mula pa ng tatay niya. Mula pa noong 1965 hanggang 1983 nang mapalis siya. Kasi mga demonyo, mga dilawa na niya, nagtamak sa bansa natin. Hanggang ngayon, yung putangin ng mga petition niya, dapat sinusunod pati na petition, sinugi na rin para mawala na ang salo sa lipo na sa bayan natin para na may ulit tayo, di ba? Mga buisit lahat sa mga ahero na yun, mga dilawa na yun. So sila ang nagpalugmok? Kaya nang tinatamaan ng lintik para masenso na ang Pilipinas para bumalik na yung dating buhay namin nung araw. Kasi anong araw eh, lalo na nung martial police, disiplinado ang tao, may takot. Tsaka mura ang bilihin. Hindi kami nagugutom. Tingnan, wala. Madalas gutom. Wala pagkain. Hindi kami magana buhay. Hindi kami kikita. Kaya kailangan may balik namin, may balik sa bayan natin si Mati. Para umulad ang ating bayan at maging masarap lang buhay natin mga Pilipino. Lalo na kami mga apo at mga anak. Ayun. Yan, di ba? So, for the future of our children. Petition niya, dapat sinugit. Pati nagpipetition, sinugit na. Dapat pumili, binabasura na nila, di sumunod eh. Bakit tanggap pa sila ng tanggap ng petisyon kay Marcos? Ayaw nilang mailagay sa pwesto si Marcos. Eh, yun ang pinakamagaling presidente sa lahat. Na naging presidente sa Pilipinas, number one si Marcos. Okay. Okay. So, sinabi Marcos pa rin. So, nakinabang din kayo rito, ma'am, sa ano, yung tawag nito, yung pabahay. Pabahay. Isa kayo sa... Ay, may sarili kami. Etong barrio magsaysay, number one. So, ang naloob namin kay Merde at kay Marcos. Ay. Kung hindi sa kanila to, hindi, wala na to. Hindi barrio magsaysay. Nung araw, barrio matay ito eh. Matay? Hindi nagmukhang tao. Ayan. Magandang lugar yung barrio magsaysay. Ang dami tinatayong mga eskular. Yung Amado, yung Tonduhay. Wala nung araw yan. Ngayon, nagkaroon. Malaki ang utang na loob namin sa mga Marcos. Kundi sa Marcos, wala. Wala ang Pilipinas. Wala ang mag... Wala silang mapapakinabangan. Lahat yung ginawa ni Marcos, ipitan, eskwelahan, lahat-lahat. Pati PICC, lahat dyan sila nagpatayo. Kaya malaki utang na loob namin. Kundi kay Marcos, wala. Pangit ang Pilipinas. Pangit din ang buhay. Buti na ngayon, lalo ngayon, nung nawala na, no? Buti may Duterte pumalit, ano? So, sa... Kumaban. So, ano kayo, believe din kayo kay President Duterte? Ako, okay din siya. Kasi nilabanan niya yung mga dilawan eh. Diba? Inano nila yung sinasala nila yung mga gusto nilang puro kapantakan yung kadimonyuhan. Ayan. Ang ginawa dito sa bayan natin, naghirap tayo, sobrang hirap. Sobrang gutom na inabot ang mga Pilipino. Dahil sa hayop sa korte na yan, hindi naman bayani yan. Pati yung Ninoy, nilagyan ang pangalan, hindi naman dapat palitan. No, diba? Yung airport. Oy, airport. Manila Airport, ginawang dilawang Ninoy. Ano ba yun? Pakailam na kami ito, abir mamatay siya. Kasalanan naman yun. Mga komunista sila eh, diba? Nag-NPA siya. Oo, komunista sila. Si Ninoy ang founder ng komunista at si Maria Juma Sison. Yun. Totoo naman yan eh. Ba't ayaw aminin ng mga Pilipino, ng mga dilawa na yun, ng mga sila naman talaga founder niya. Yung ibang parte ng Pilipinas, binenta ni Ninoy. Yung Saba, binenta. Lahat marami silang binenta sa Pilipinas. Ayaw pa nilang aminin mga walang niya. Sila kawawa naman ang ginawa nila sa mga Pilipino. Butong lahat. Maraming kapalpakan na ginawa nila. Yun so, na. Sana gusto ko bumalik si Manis. Biro mo nung nanalo tatay niya, 9 years old lang ako, 1965. Nagbibigay pa ako ng balot sa amin sa eskwela sa Paco. Tapos niya, nung edad ko na ngayon, 65. Tsaka ngayon ulit. So, maabutan mo rin yung anak. Naman, oh, ayan. Buti na abutan ko pa, no? Kaya tuwan-tuwa ako. Mukhang masikla ko naman si Mami. Okay, oo. Ayan. Sana umulat na ulit ng Pilipinas. Ayan, talagang inaabangan ni Mami. Kahit kay Bongbong at saka kay Sara. Ayun. Si Ma'am Bumbong Sara. Okay, ma'am, thank you sa mga impormasyon, ma'am, no? Para po malalaman din po ng ating mga kababayan na hindi pa alam sa mga nangyari, no? Oh, kasi yung matangahan lang naman kasi sila. Ayaw pa nilang aminin na totoo naman talagang dapat na presidente si Marcos eh. Hanggang sana yung anak din, mas pinakadabis. Kasi mabait naman yung mga Marcos, hindi kumikibo kahit anong gawin nilang pambato. Wala, hindi sila itindi. Hindi sila gumaganti. 500. Ayan, thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. No, thank you po. Ayan, kaya si ma'am. Okay, BBM. BBM, Sara.